Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw. Saan man dako kayo sa mundong ito, naway pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Maraming netizen ay nagsasalita tungkol sa isang kometang may sungay na tatama sa lupang ito sa April 2024. Dapat ba tayong matakot o ito ay isang natural phenomenon lamang? Ang Biblia ay itinuturo ang mga propesiya tungkol sa Diablo na gumagawa sa pamamagitan ng mga sungay na ayon sa mga aklat ng Apokalipsis. Maligayang pagdating, mga mahal kong kaibigan. Huwag kalimutang i-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito. Paki-like po, at kung mayroon kayong komento tungkol sa videong ito, please pakisulat lang po sa comment section sa baba. Kaibigan, ito ang propitikong babala na dapat ninyong malaman. Napakaraming mga komento ang tungkol sa isang kometang may anyong Diablo, kaya nga tinawag itong kometang demonyo, na sinasabing napakabilis ang pagraragasa nito patungo sa lupa, na sinasabing kapag ito'y sumabog ay maging gaya sa pagsabog ng isang bulkano na maglalabas ng yelo at gas. Ang regular na pagsabog nito ay nagbigay sa kometang ito ng hindi regular na hugis na dahilan ng pagkakaroon ng anyong demonyo na may sungay na magbibigay ng isang kakilakilabot na pagsabog, at ito ay magaganap sa April 2024 ayon sa headline. Dagdag pa, kung ito ay totoo, animoy isa itong bangungot. Binansagan ito ng mga siyentipiko bilang kometa ng Diablo. Ang Mount Everest ang bundok na nasa tuktok ng bantog na Himalayas sa Timog Asya, na ang hangganan ay sa pagitan ng Nepal at Tibet. Ang autonomous na rehiyon ng China na umabot sa taas na 29,000 feet. Ang Mount Everest ay ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Noong 2017 ay higit sa 7,000 katao ang nakarating na sa tuktok ng bundok na ito, na halos 300 na katao ang nasawi. Gaya ng iba pang mga matataas na mga bundok, ito ay iginagalang ng mga lokal na tao sa Pook. Sa mga taga-Tibet, ito ay kanilang tinatawag na Kromolongma, na nangangahulugan na inang diyosa ng mundo. Ayon sa NASA, ang Devil Comet ay 3 beses ang laki kaysa Mount Everest, at ito ay patungo mismo sa mundo sa isang nakakatakot na bilis na 40,000 mile per hour, na kapag ito ay iyong tinitingnan sa pamamagitan ng telescope, ito ay magdadala ng bangungot sa iyo, ayon sa isang netizen, na makikita itong sumabog at maglalabas ng yelo at alikabok, at patuloy pa itong tumitindi habang ito ay papalapit sa mundo. Ang mga ebolyonista at ang mga atyesta ay naniniwala na ang mga asteroid ang pumatay sa mga dinosaur 6 na milyong taon na ang nakalipas. Kanilang sinasabi at pinaniniwalaan na ito ay may taas na 33,000 feet lamang, samantala ang Devil Comet ay maaring nasa 90,000 feet na. Sinasabi na ang maging pinsala nito ay maaring maging isang katastropiya. Ayon sa 7news.com, ang kamanghamanghang Devil Comet na ito ay papalapit sa mundo ngayong 2024. Sinabi rin ng firstpost.com na mayroon itong sungay, ang malabulkanong demonyong kometa na parating sa mundo sa madaling panahon. Halos mahigit na 100 taon ang kontrobersya tungkol sa evolusyon at sa creation. Siguro ang mga siyentipiko ay maari lamang gumawa ng isang pag-aaral para hulaan ang tungkol sa katapusan ng mundo. Ang katotohanan na ang kamatayan ay kabaliktaran sa paglalang, ngunit wala sa mga pang-agham na claim na ito ang tumpak na paliwanag ng mga teorya na nauukol para sa katapusan ng mundo. Dahil ang gawain ng paglalang ay hindi kailanman may paliwanag ng sensya, gaya na kung paano niya ibinitin ang lupa sa wala. Sa Job chapter 26 verse 7, ang siyentipikong katotohanan ay binanggit sa mga aklat ni Job, ang pinakalumang aklat ng Biblia. Siya ay nakaupo sa itaas ng bilog ng mundo, Isaiah kabanata 40 talatang 22. Sinabi ng Biblia na ang mundo ay bilog, ngunit ilang siglo pa itong bago makumpirma ng agham. Sa Job kabanata 28 talatang 25, pinalakas niya ang hangin,
bago pa makumpirma ng agam. Ito ay pinatunayan na ng Biblia na ang hangin ay may timbang. Sa Henesis Kabanata 1 Talatang 1, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sinasalungat ng Biblia ang evolusyon. Ang pinakaunang talata sa Biblia ay sinabi, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Na ito'y ganap na kabaliktaran sa kung ano ang itinuturo ng evolusyon. Noong 1862, sinabi ni Thomson na ang daigdig ay 20 taong milyong gulang na. Noong 1899, sinabi ni Jolly na ang mundo ay 90 milyong taong gulang. At pagkatapos noong 1921, sinabi ni Rayleigh na ang mundo ay 1 bilyong taong gulang. Noong 1932, sabi ni Hotchkiss, ang mundo ay 1.6 bilyong taong. Noong 1947, sinabi ni Holmes na ito ay 3.35 bilyong taong gulang. Pagkatapos ng 9 na taon, nagbago siya ng figure at ito'y nasa 4.5 bilyong taon na. You see the great toe, second, third, fourth, little toe, metatarsal arch, medial instep section of the longitudinal arch, the heel, this. But it's intruded by an Acrocanthosaurus dinosaur tract, and in its forward motion pushed some of the consolidated mud, the compressed mud, push some of it back up into the human tract. So, ilang taon talaga ang mundo? At halatang hindi talaga ito alam ng mga siyentipiko. Mula sa record ng fossil, ito ay napakalinaw na ang mga dinosaur ay hindi 65 milyon taong gulang. Pagkatapos ng lahat ng ito ayon sa Biblia at mula sa fossil record, ito ay lumilitaw na ang mundo ay may edad lamang na 6,000 taong gulang lamang. At dito ay may tiyak na ebidensya. Kung nais mong magkaroon ng pananaliksik tungkol dito, puntahan mo ang internet at i-type mo ang Young Earth at ikaw ay mamamangha na mula sa mga siyentipikong katunayan ng edad ng mundo ay 6,000 years lamang. Ang Devil Comet ayon sa mga siyentipiko ay hindi nakakapinsala, ngunit ang mga mamamayan ay takot na takot dahil sa kanyang anyo na may sungay at sa kanyang pangalan. Sa Biblia ba ay may mga propesya na nauukol sa sungay? Sa mga aklat ng Apokalipsis ay nagsasabi na mayroong hayop na nagmula sa lupa na may 2 sungay na gaya ng tupa. Ayon sa Daniel 7, sinasabi na mayroong munting sungay na lalabas at ang kapangyarihan nito ay wasakin at lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Ang pagbangon at pagbagsak ng mga kaharian gaya ng Babylonia, Medo-Persia, Grecia at Roma at ang nahati ng mga kaharian ng Europa at ang pagdating ng isang bato na wawasak sa lahat ng kaharian sa mundo. At ang katapusan ng mundo ay ang ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Ang dragon, ang hayop sa Daniel 7 ay kumakatawan sa Roma na may 10 sungay at ang 3 sa kanila ay nabunot ayon sa Daniel 7 talatang 8. Ito ang Heruli, Vandals at Ostrogoth. Itong tatlong Arianismong mga kaharian ay binunot at ito ay may katunayan mula sa history ng mundo. Anno Domini 538 ay ang taon kung kailan nawasak ang Ostrogoth. Ito ay sa labas ng pag-uho ng kanlurang imperyo ng Roma at pagkatapos ibagsak ang tatlong Arianismong kaharian, ang Papa ng Roma ay umusbong bilang ang pinakamahalagang nag-iisang individual sa kanluran, ang unang hayop o kapangyarihan sa Apokalipsis 13:12, at siya, ang hayop na nagmula sa lupa, ay kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanya paningin at pinasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop. Narito ang mga katunayan ng Estados Unidos ng Amerika ay ang tinutukoy na hayop na nagmula sa lupa ng Apokalipsis 13. Una, ang Estados Unidos ay nagmula sa isang walang taong lugar. Ang apat na hayop ng Daniel 7 ay bumangon mula sa dagat kung saan ang unang 2 hayop ay Asiatic Powers, ang Babylonia at ang Medo-Persia. Ang sumunod na 2 halimaw ay ang mga kapangyarihang Europeo, ang Grecia at Roma. Ang hayop na nagmula sa lupa na may mga sungay na parang tupa ay hindi babangon mula sa Europa o Asia. Ang hayop na may sungay na gaya ng tupa ay babangon mula sa lupa. Kung kaya ito ay babangon sa ibang lugar, hindi sa lugar kung saan nagmula ang unang apat na hayop o kaharian. Ang katuparan ng propesya ay tila gumagalaw mula sa silangan hanggang kanluran, kung kaya dapat ang bansang ito ang bumangon pa kanluran kaysa sa mga bansa ng Daniel 7. Kapansin-pansin ang kontinente ng Amerika ay direktang kanluran ng Europa.
Pangalawa, ito ay bumangon sa loob ng mga taong 1798 sapagkat idineklara ng Estados Unidos ang kalayaan noong 1776. Bumuto sa konstitusyon noong 1787, pinagtibay ang Bill of Rights noong 1791 at malinaw na kinilala bilang isang makapangyarihan sa mundo noong 1798. Pangatlo, may dalawang sungay ang Estados Unidos ay may dalawang pangunahing prinsipyo ng pamamahala na itatag nito ang kanilang republika. Una, ang religious liberty, ang protestantismo, ang simbahang walang papa na may ganap na kalayaan sa pagsamba ayon sa dikta ng konsensya. Pangalawa, civil liberty, republicanism, isang gobyernong walang hari. Kaibigan, ang kapangyarihan ng maliit na sungay ay siyang kanang kamay ng Diablo. Kung bakit ito ang dahilan na tayo ay dapat na mapagbantay at manalangin at maging mga sundalo ng cross at maging mga misyonero ng salita ng Diyos. Itaas natin ang watawat ni Kristo upang maihayag ang mga dugo ni Kristo na naglinis sa kasalanan ng mundong ito. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Tunay na malapit nang bumalik si Jesucristo. Kaya patuloy lang tayo, kaibigan, na subaybayan ang programa para maihanda tayo sa pagsalubong sa Kanya sa mga alapaap. Ito pong channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na mula sa Biblia.